Tumapit si Wise. Wala. Aapoyan lang talaga. Oh. I-torrent lang. Oo. Ng isang siring torrent. Isisiring torrent lang ng isang baliw. Tapos goods na ang makakawala ang tsaka, Echo. Tsaka may semi-purify yung ulti ni Valir. Ah, yes. So mahirap siyang targetin din. Oo. Para dito sa ating laban. If I'm not mistaken, natatanggal yung stacks ni Gloom. Yes, yung yes. Yung Vengeance Flame. Ah, oo, kasi tanggal lahat eh. Tanggal lahat na, di ba? Napaganda ng hatid dito at baon ng ating mga coaches. At talagang ginulat din tayo di sa Valir pick. For Echo, again, this is game number 2. Isa lang inaatay na Echo, but for Blacklist International, this could be a chance for them para ma-extend ang ating laban. Still the rematch, Echo laban Blacklist International. Sa tingin ko dito na pwede yung marangkada si Yue sa side ng Blacklist International. Kailangan maramdaman agad yung kanyang Valentina. Lalo-lalo na kaya niya kasing pasukin ang isang Valir. May dash eh. Oo. So, in a way, may chance. But then again, yung movements kasi. Ayan, no? Kailangan mauna. Ayan, no? Pero di ba, ang lagkit na kayo. Aray ko! Alam ko, makapit, bes. Aray ko! Ang hirap pumilos. Ayun lang dito, mama. Okay ang lagkit, bes. Oo. Tapos meron pang slow. Yung Void Crystal, tapos umaapoy pa si Yawi. Men, ang sakit nito. Para kang naglalakad dito sa nagbabagang uling eh. Imagine mo, Valentina ka, dapat lamang ka sa Golden XP. Napaalis ka sa lane mo. Oo. Kasi pag hindi ka umalis, nandun ka lang din. Parang lalatagan ka din ng mga skills. So again, ito yung nakikita natin na combo para sa side ng Echo. At nakita natin to way back MPL Season 10, Grand Finals din at Blacklist din ang kalaban nila doon. Ay, oo, ayun lang. Isa ay, lang. Pero hindi, malagkit talaga. Ay, tapos malagkit din yung barats. Malagkit din yung barats. Malagkit, men. Parang naglaro sa Red Ping. Oo nga eh. Ayan no, oh. Hindi lagyan. Hindi lagyan. Hindi lagyan. Pero parang... Mala red ping yung galaw mo diyan, super slow yan eh. Super slow. Grabe. This lineup mula sa Echo, tinatalo nila ang Blacklist International in terms of poke. Slowly but surely, dumalamang sila sa lane. Oo, and speaking of a movement, mayroon pang hero dito para sa side ng Echo na mabilis kumilos. So, parang ang daming playing area para kaya Sanford later. Blacklist International, there's gonna be a movement for them. At sinagot na nila yung ginawa Yawi ng Echo kanina. Na doon muna sa may Turtle Pit. Grabe! Ang sakit. Tingnan mo, ang galing ni Umay Bina. Dinudge niya yung Void Crystal tsaka yung isang apoy. Dinudge niya lahat. Oo, eh, no? Dinudge niya lahat kasi alam niya pag natapakan niya talagang... Red Ping talaga. Red Ping ka talaga. This is the Red Ping play para sa Echo kahit nasa blue side sila. Pero Turtle Objective, papasok si Edward. Okay, Edward coming in with a split split. Pero kinukuryente siya dito ng Meow Meow. Ayan na, sinaburutan niya si Sandboy dito. Naiwan si Edward. Pero nandoon sa manangita si Kaldizi. Wise will take that retribution. Retribution is real. Kaldizi nandito. Pero ayun na, pinalagkit na naman ni Sanji. Edward is down. First blood mapupunta dito sa side ng Echo. Pero may counter go naman si Yawi. I see Yue pala. And you have Oh My Venus. Pangalawang hila para kay Oh My Venus. Blacklist International. Kung malagkit kayo, mas malagkit kami. Para nagkaunahan lang ng mga skills yung mga players natin dito. And in the replay, parang nagkontrahan in terms of the real world manipulation from Yue and even from Sanji on that game. Very interesting doon sa Turtle team fight. Yeah. Problema din actually yung pag-participate ni Valentina in this game. Kasi if you're Echo, as much as possible, you want to stay in the fight. Pero kapag nastakan ka ng first skill ni Valentina, tandaan nyo, ang tagal na nung fear niyan. Uh-huh. 1 second yan. So yun yung naging problema ng Echo dito na habang lumalaban sila, dumadami yung stacks yun ni Yue. Kung maga hindi malagkit eh, nakaakit. Yeah. No. Pinag-usapan natin si Yui kanina, sabi niya confidence, parang yun yung umaangat na ngayon. Umangat na, nakapagkape na. 2-0-1 na si Kuya Yui. Kahit halos pagkape na, nakapagkape na si Kuya Yui. Nagising na, kumbaga, ay, yung diwa niya. Kung kanina, hindi niyo ako masyadong... pinaglaro ngayon, tikman niyo ang Valentina ko na nangaakit, na nakawin ko lahat ng lagkit at papalitan ko ng sakit. Yun yung nangyari dito kanina sa Blacklist. Kaya nagkaroon sila ng konti kalamang. Grabe ka naman, Yue. Kasi kung merong Yawi, merong Yue. Yun nga. Para dito sa Blacklist. Yun yung sagutan din para sa ating mga teams na almost 4 minutes sa ating laro. Solid pa din ang rotation na pinapakita na ating mga players. Ayan na yung ano. Ito na ulit. Ayan na yung Kurushun. Ay, grabe. Tumagos yung dila. Tumagos yung dila doon sa bato. Dinilaan ang Reyna dito. At ayun na nga. Pero merong counter go si Super Red dito. Tinatama ng mga spear. Flinkit para kay Super Red. Pero yun na nga.
Yung save na meron ng side ng Echo. Super red and oh my Venus down. Nice pick off mula din side ng Echo. May counter go pa. Pasok pa si Wise. Oy. Si Sandboard pala to na nag-iisa. Pops na vengeance. Yun yung slam-slam na meron si Edward. Pero tutulak lang siya. Habang nagtuturtle lang muna dito ang side ng Echo. Wise versus Carl. Wise versus Carl. Grabe yung sagutan ng mga teams natin. Pero si Carl TZ ang may iwan doon. Na-turtle sila makakuha. Retry battle na naman. Split. Eto na. Tukay ang buhay na naman. Sabi ni Wise, ako na muna magre-retry dito as Carl TZ will fall down. Blacklist International again. Counter go na naman. Sila ang nagwagi sa laban na yun. Ikalawang turtle na makukuha ng Blacklist. At after nun, dumiretso ng bili ng Radiant Armor para di-decide ng Blacklist. So, yung slow at magic defense ang inaangat nila knowing na ganito ang katapat nilang lineup against Echo. Mobility na lang ang problema dito ng Blacklist International. Pero pagdating sa raw magic damage, yung mga DPS ni Yawi at pati na rin ni Sanji, sama man si Sanford, medyo manenegate ng mga Radiant Armors kama na from Wise and Edward. So in terms of sustainability and frontline tankiness, nandiyan na yon for Blacklist. It's just a matter of damage output. Lamang pa rin naman ng Echo, pero tandaan natin, scaling yung lineup kasi ng Blacklist International. Yun nga eh, nagising na talaga sila dito. Kung baga kanina, bagong ano lang eh, yung tipong hindi pa aware yung mga senses nila. Oh. Ngayon, nag-iba yung flow. And you also have Wise, King Wise, with those retributions. Grabe. Parang pag si Wise ang makakalaban mo sa retry, parang kabado ka na eh. No? Alam mo na eh. Tsaka ito usual din talaga na hino na ginagamit niya. Wise, so, Wise! Pero nga lang, magkakaroon na set of play para side ng Blacklist International. Nakalataga na naman ang pokes. Grabe, kakaiba talaga pag hawak ng hari yung Fredrin. Wow, my glove. Kabisado niya rin kasi yung hero, kaya din nagkaroon ng magandang rotation para sa kanila. Lamang din dito ang Blacklist International at nandoon ang disiplina. Yeah. Actually, kanina for Super Red, ang ganda ng positioning niya, by the way, magaling gumamit ng mga bushes. Naipit na si Benny Cutie. Na-surprise siya ng second skill and muntik actually siya mamatay. Yeah. Pero kinulang yung damage ni Super Red. Pero right now, Blacklist International, they're just waiting for the next turtle kasi alam nila dito magsisimula yung next team fight. Pero Echo, if they want to win up against Blacklist, kailangan bago mag-objectives, makakuha sila na engagement. Oh, meron na ulit na turtle na pwede kuhanin. Pero maganda ang positioning dito ng Echo. Silang mauuna, possibly. Dalawang turtle kayo na nakuha ng Blacklist. Echo naman ngayon ang pipilit na pumwesto. Dadating na yung mga XP laners natin. And right, kalahati na ang buhay na ating turtle. Ito na naman, makikita ni Sanford dito si Yue. Pero sa mga sige, kahit wala akong retribution, ako na lang muna. Ayan na, kumaganda si Carl TZ dito. Pero nasa loob sila ngayon. Manipulation. Pero yung damage shot dito ng side ng Echo ay medyo bitin pa. Kulang pa. Sinasabunutan ngayon si Carl. Dalika dito kulot. Sabi dito ni Edward, dalika dito kulot. Pero si Carl buhay pa rin pa. Pero nandoon sa bandang gilid si Benny Cutie. Tumatakbo na ngayon ang Blacklist International at Tiwi. Dash in, meow out para kay Sanford. Shut down. Pero mawawala din si Sanford dito. Mega kill naman si Yue. 2-4-1. 6-6 ang scoreline. Parehas muna magbaback ang dalawang kupunan na ito. Hindi ko na alam kung anong nangyari doon. But for Echo, nagkaroon sila ng opportunity para balik na rin ang lamang. Iba ang laro ni Bagyong Benny. Doon sa loob ng teamfight na yun, hindi siya napansin. Nagtumitira siya sa may bandang likuran. And nung pumasok si Venus, hindi siya nahatak. Hindi. Even though nabanggit na nagamit niya na yung kanyang ultimate, sabi niya, hindi ko iiwan itong mga kambi ko to. Lalaban ako. And napakaganda actually nung set ni Wise. Unfortunately, wala kasi yung damage dealer doon. Yeah. Yung mga tinamaan ni Wise, mga sustained heroes. Ibang klase din yung patience ni Benny. Doon sa laban na yun, na parang nag-stay lang talaga siya. Ang tagal na nakababad sa teamfight, even for Sanford, parang inantay niya talaga kung sino nga pwedeng target ng mga players. And we really have to commend din yung ginawa ni Yawi. Sakto yung ceiling turret. Oy, wait lang, naiwan si Yue against Carl. Oh my God. Double real world. Ayan na, yum. Delicioso! Doon, nabusog. Ang langkit. Napakasarap ng food trip ni Carl TZ as Yue ay mawawala. Opportunity na ba ito ng Echo to get back? For sure may counter go ang Blacklist International dito, pero tatlo lang sila. Grabe yung bata, nakawala si Sanford. Every time na magkakaroon ng opportunity na makahabol doon sa teamfight, nandun din siya. So, doon natin nakikita yung difference in terms of movement speed. If you will agree with me, Midnight dito kay Yas, Glue and even yung Joy. Yun nga, akala ko nga parang hindi sila takot sa Joy. Parang akala ko yung Blacklist International hindi takot sa Joy, pero hindi na nanakot si Sanford eh. Parang mas nagiging zoning
zoning tool si Sanford. Oo. Tapos siya din nagbibigay ng vision para dito sa side ng Echo. Ang problema kasi para siyang gravity, nag-a-attract siya ng attention mula sa Blacklist International, kaya hindi napapansin yung pwesto ni Benny Cutie. Kasi laging may target. Joy okay. Sa harapan ng Blacklist. So sino ba main target dito? Ooh. Hindi natin Benny! Yung pero pala ito si Yui dito. Romaritil kailang sumerin. Pero nasa likod si Benny Cutie. Ang bagyo. Ayun na nga yung Torn Apart Memory na magamit na ng Cold Altar. Pero okay lang na doon pa rin si Sanford habang may nag-do-roll na dito sa side ng Echo. Tumatakbo na lang sumerin. Ito na yung first strike ni Wise. Pero si Wise na lang ang target. Nino normal hits lang. Napakalagkit. Kuya Benny, as Echo will take this free Lord. M4 World Champions, nakakuha sila ng tatlong players against Blacklist International at meron pang Lord doon sa ating laban. Benny and Sanford on the front lines doing a lot of things in Blacklist International. Every single time na papasok si Sanford, nakukuha niya yung atensyon ng mga heroes ng Blacklist. Parang pinanggigilan. Si Benny Cutie sabi niya, uy, balintin mo ang ginagawa mo dyan. Yun nga, parang si Sanford yung the ultimate misdirection. At saka pang nakita kasi si Sanford, parang nangyari din dito sa Blacklist, parang lahat ng mga pwedeng skills na gamitin sa kanya para mahuli, ginagamit. Kaya naman dito si Benny Cutie, 5-0-2 sa ating laban. Nagulat tayo doon na si Yue pala ang target niya. Parang pangalan niya Sanford, so parang hinahanap siya. Sanford! Yun yung nangyari. Naliligaw yung Blacklist International, nagiging effective yung pangliligaw ni Sanford na nakakapag-preheat si Benny. Kaya naman pala ganun din ang pangalan ni Sanford and even si San-G. Sanford. But man, it's all about positioning. Kaya hindi na mahanap talaga ang mga players ng Echo. Meron ulit Lord na dadaan dito sa may top lane. Blacklist International, meron silang tool para dumepensa. Although naka-ready ang mga Orca dito sa top lane. Bad bits naman kasi yung vengeance din ng isang Joy. Hindi mo rin ma-pre-hit kahit pumapit sa'yo. Kulang yung damage. Ikaw aray ko, one lag. Kit. Ayun o, may kakabili lang by the way ni Yawi ng Ice Queen. One! Pasok na naman si Sanford dito. Sanford! Takbo ngayon ng Reyna. Pumapasig lang ngayon ng Echo. Pero nandun si Benny Cutie with getting the tower. Ito na yung real manipulation counter ko ni Yawi dito. Pero nasusunog sila! Unti-unti silang sinusunog dito ng apoy ni Yawi. Hindi makalapit ang Blacklist International. Oh my goodness, Sanford. 1v4 sa Blacklist. Ako lang ang pansinin nyo habang nagtutulak ng Torre si Benny Cutie. Oye, kita natin sa may middle lane, nandun yung damage ng buong Echo. And for Blacklist International, hindi na naman sila makalabas. Yung slow nandoon, 6.4k go lead at mukhang inaantay na lang na Echo ang panibagong Lord objective para mas makasira pa ng Torre against Blacklist. Ibang klase si Sanford dito, mang lito. Sinasayawan lahat. Sinasayawan lang. Parang natatarantang itik ang Blacklist International kapag pumasok na si Sanford eh. Dito may diretso di kasi sa likod talaga. Hindi nga kailangan ng dance floor eh. Hindi na iniintay yung real world manipulation. Hindi na. Nauna na lang. Siya. Na, sabi niya dito, bigyan mo ko ng beat. Ayun, ang daming Ice Queen Wando. Ang lagkit. Dalawa. Dalawa naka-Ice Queen One. Bili ko si Sanford, bibilip eh. Biruin mo ha. Si Sanford, para siyang si The Flash eh. Lahat ng kalaban niya super slow pero siya napakabilis. At sakto nun meron pa siyang sound trip na naririnig. So parang mas nararamdaman pa niya lalo kung paano siya mag-groove. Kumbaga sa X-Men, siya si Quicksilver. Lahat ng mga kalaban niya super slow kasi sini-slow ng mga kampi niya. Tapos sa kanya, siya lang yung napakabilis kumalaw. Alam mo tawag dun? Ano yun? Fleeting time. Pwede na. Yun na nga, pwede na. Ito na naman si Sanford. Dash in, dash out, meow in, meow out. The camera ay na kay Sanford. Hindi nila alam kung gugupan nila si Sanford o hindi. Ooh. Ayun na nga yung tournament memory damage shot na meron si Benny Cutie. Sabay nandun na din yung last hit na meron si Carl Tizzy. Si Sanford nasa kabilang base. Pinakawalan na naman ang bata. Ito na si Benny Cutie Bagyo. Oh my B is down. Nawala si Benny Cutie dito pero ano ba? Si Sanford, yung Torre yung nakapatay kay Sanford dito sa sobrang bilis. But there you have it. Mauhuli ba nila? Malabas pa rin. Mauhuli ba nila ang kiti-kiti? Si Sanford, talo niya pa Watong si sa sobrang likot. Sinong makakapag-akala na si Sanford ay galing sa blue side dahil yung mapa niya ay parang nasa may red na kaya hindi makakilos ang Blacklist International. Hindi na rin makapalagpa. And yung Lord objective natin, hindi nakukuhanin ng Echo dahil... Ayan na naman si Sanford! Ayan na si Sanford! Hala! Oh, super flash! Oy, wow. Super quick, super flash! Si Sanford, pre, gusto mag-Blacklist! Grabe! Sobrang bilis, bes! Super fast! Mabilis pa to sa quick! Hindi na natin alam kung...
masusundan pa ba mamaya ng camera si Sanford sa sobrang bilis ng mga pangyayari? 14-7. Kung ikaw yung observer dito, kailangan mo lang ata i-click si Sanford para masundan mo. Para siya na lang automatic yung susundan ng camera natin. Oh. Pero wait lang, ito na ulit ang ating Lord Objective. Kalahati na lang ang buhay. Lukit talaga. At doon na naman si Sanford. Mag-dash in. Okay. Nagkabuuan na, pero si Sanford na naman ang tinitignan. Uy, masakit ah. May glowing one dyan. Nakikita kasi na parang hindi nila alam kung igugupa si Sanford o hindi. Yeah. Kasi kahit yung Fredrin, alam niya eh, na parang kahit palagang itong Joy, ay walang purpose kasi hindi ko rin makakaroon control. Wala silang kasi pang hold. Immune. Oh, wala silang pang hold dito kay Sanford. Kaya naman makakakuha ulit ang echo ng objective. Paano? Pakiramdam mo, Ice Queen 1 yan eh. Paano mo huliin ng isang kiti-kiti? Biruin mo, may dagdag regen. Yung damage niya dito, ano lang eh, parang hindi siya burst. May oracle. May oracle. Yung damage niya parang pa. Kiliti lang, pero napakabilis na kiliti eh. May glowing one din kasi. Kung maga, kahit lumalaki yung HP niyo, bumabakat din yung damage ni Sanford. Kaya blacklist ngayon, medyo mahirap para sa kanila na dumipensa. At ito na naman, Lord, sa may top lane, dadaan. Kailangan nilang paghandaan yung mga dadating na mga players dito ng Echo. Kulado si Sanford dito. Finally! Huli ka, pero di ka kulong! Sabi ni Wise, kanina ka pang bata ka. Hinampas si Sanford dito. Yun lang naman pala ang kailangan. Kailangan lang palang bantayan ang bata dahil dyan madedepensahan ng blacklist yung Lord ng Echo. So medyo masistretch sa ating laban. So parang ang kailangan gawin dito midnight, si Sanford muna ang kailangan nakuha. Kailangan focus talaga. Huwag niyong papansinin yung ibang heroes ng Echo. Oo nga. Kailangan mamatay itong batang to. Parang ang daming nangyaring laban na 4-on-5. Si Sanford nang gugulo lang sa gilid. Nakita mo nga kanina, di ba? Dalawa yung team fight eh. Oo. Si Sanford versus Blacklist eh. Kumbaga kung sa basketball, meron kang sinaling pusa. Yung meron, ay, yan na, ito na. Kompleto na, tapos biglang may 6. Real Revelation. Huhuliin si Carl Tizzy dito. May damage shot na si Super Red. Pero natumarin si Yawi. But this time, wala si Sanford. Alam dito ng Blacklist International na wala ang bata. Ito na ang batang makulit. Ito na ang kitingiti. Pero tinulak dito ni Super Red. Napanood ko na yan sa instant replay, sabi ni Super Red. Blacklist International taking it. But look at the minimap. Look at the minimap. Ayan na! Look at the minimap. Nararamdaman nyo na ba ang signal? Nararamdaman nyo na ba ang signal? Ito na ba yun? Backdoor Penny! Let's see, kaya may counter ko ni Yui dito. Nandito pa rin si Penny. Isa pang hit. Penny Cutie is down. Blacklist survives. Walang hihinga na depensahan ng Blacklist. Mukhang sila naman ang may chance na mag-push ng Torres sa may top lane. Kanina ka ba, Sanford? Sabi dito na Blacklist International. Napanood na rin namin yan, Benny. Inactivate na rin yung rhythm dito. Sanford, wala na siyang magdadasyan. Nandito si Wise. Meron pang taunt na gagawin si Wise dito. Hindi. Pero hindi pa rin endable. Endable ba? Hindi ko na rin alam, Chantel in midnight. Hindi ko na alam kung end the ball, pero 5 seconds bago mabuhay dito si Sanji. Oy, wait lang, naiwan si Carl Dizzy. Ilalaban pa rin to ng Echo though. Mawala dito this time. Si Carl Dizzy, nagpapayang mortality. Ow! At tatabi-tabi na, the UB time is real. At finally, naitabla ng Blacklist International ang gold. Yun lang pala ang kailangan. Mahuli si Sanford at wag pag-backdoorin si Benny. Oh, napakadaming nangyari, pero ngayon makikita natin Blacklist International, sila mag-a-attempt na kumuhan Lord. 27 seconds bago mabuhay si Carl Tizzy at nandoon na rin ang damage ni Super Red. Yep. Akala ko backdoor play na yun. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina, Manjin Chantel. Super Red, para na siyang si Superman ngayon. Napakataas ng damage output. Look! Amount of farm on the Moskov. Ooh, with the DHS Golden Staff and Corrosion Sight. Grabe yung damage output na sasaloy niyan. And naramdaman ni Sanford kanina yun. Pero kung ikaw yung Blacklist ngayon, kailangan mo pa rin isipin na nakaangat yung minion wave ng Echo. Ang dami pwedeng mangyari kasi. Dalawa kailangan isipin ng Blacklist. Alin isa? Si Sanford yung isa. Si Benny Cutie yung pangalawa. Tingin ko na solve na ng Blacklist International eh. May damage na kasi si Super Red. Yes, yes. Kumbaga, kung si The Flash, si Sanford, si Superman, si Super Red, dugi si The Flash dun eh. Lamang si Super Red sa damage. So anytime na sumubok magkitikiti si Sanford, kaya nang matulak. Pag nasa iba, pag nasibat, kaya nang madeds. Oo, parang ganun yung nangyari kanina eh. Hindi kasi kakaya kanina na hirap silang mahuli, wala pa silang damage. Ngayon, matamaan lang nila ng dalawa,
goods na sila. Alam mo ang pwedeng gawin ni Sanford dito, lapag niya muna yung isang crystal. Tapos tsaka niya daanan para pagpasok niya sa blacklist, immune siya kagad. Oo. Kaso parang napanood na ng Blacklist International. Parang alam na nila yung strategy ngayon. At ang ganda din ng minion flow ng Blacklist doon sa may top lane na ilang, dalawa pa yung dadaan dahil meron din nakaangat na minion from Echo. At kita naman natin ang management nila. But for the side of Echo, good merong immortality si Sanford, pwede magkaroon ng bait play. Ganda ng ginawa ng Echo, hindi rin nag-push. Sabi niya, wag niyong papakontrol sa Blacklist yung wave. Oo, alam nila na magpupush lang ang Blacklist International dito ng tatlong lanes. Nasira yung Tore. Blacklist International eyeing their prey. We're looking at Super Red's damage output right now. Ooh! Ang ganda. Ganda ng depensa dito ng Echo. And for Blacklist, alam din nila na hindi sila pwedeng pumasok anytime. So ito na yung mga moments na kailangan na lang nilang tignan kung sino yung mga may ulti at kung sino din yung mga may immortality dahil panibago nga pag-usbog na naman to. Isang minuto for this Lord. But again, if you're up against Echo, may backdoor play na pwedeng mangyari anytime. So, kailangan i-consider ang pag-clear na minion wave. Yeah, but I would say, nararamdaman na ng Echo yung difference ng meron kang natural roamer versus the Valir na hawak ni Yawi ngayon. And grabe naman si Cortezi. 1,450 kills in MPL history. Pero going back sa binabangin ko kanina, si Yawi kasi parang nararamdaman niya na may sagot yung Blacklist International. It's because of the mobility na pinoprovide ni Yue, pati na rin si Super Red. And also, do take note of the fact na kapag nag-cult altar si Oh My Venus, negated lahat ng yan. Basta wala yung searing torrent, kayang-kaya sila pasukin ng Blacklist International. And wala rin silang access now against Super Red. Oh, kailangan talaga ng, ang kailangan nila ngayon na si Sanford talaga yung hindi ma-crowd control ng Blacklist International. Ngayon, eto na naman, narinig na naman natin ang panibagong Lord sa ating laban. Blacklist nakatago dito sa may bush. And even for Echo, ay pupwesto rin. Napaka-importante nito. There's a flicker! May Venus, may hilahan siya dito. Nagkalabasan na Rule Manipulation na doon si Benny Cutin sa matang gilid. Makahakil si Yui dito. Hindi na mabibigilan na doon si Sanford. Pero may damage shot na dito. Si Super Red! Nandun din Super Red. Huli pa rin siya. Oh, may Venus will get Sanford. Benny Cutin, nandun si Yawi. Pero yung damage shot ni Yawi, bitin din. Nagkatabi-tabi na. The Ube time strikes again para sa side ng Blacklist at kukunin pa nila ang dinosaur. Hihahatid ata. Nanginig yung dinosaur pero si Benny Cutie wala siyang damage dito. Wala siyang magagawa. And Vintage Blacklist will prevail. Blacklist International gusto na nilang tabusin. Dalawa lang ang natitira para dumepensa sa side ng Echo. Dediretso ni Wise at meron silang minion wave na kasama dito. Walang searing torrent. Pero wala... Yung damage output nila sa tower though. Kakayanin kaya to. Oh, meron si Benny Cutie. Meron pa clear na minion wave. Ninakaw ni Yue si Benny Cutie. Pero mage kasi siya. Buhay ang mga orka. Panibagong Lord na naman makikita natin dito para sa ating mga teams. Men, si Yue, palumpalo. Bumili ng Windtalker. para mabilis yung lahat. Normal. Kasi ninakaw niya si Benny. Bagyo din ako. Aabot actually ang Echo, pero this time around Blacklist International again, two conditions, check si Sanford at i-check si Benny. Right now, nawawala yung Brody, nawawala si Brods, so this is definitely gonna be a war of attrition between Echo and Blacklist, labanan sa pustuan sa harap ng Lord. Parang kanina, yung bilis at yung bagal ng Blacklist International ay wala na, parehas nang nasa state ng tamang movement. Ang dalawang kupunan na ito. Oo, kailangan talaga mahanap ngayon yung mga marksman. Nakita naman natin kanina for the side of Echo. Hinanap lang nila kung nasaan si Super Red. At pakagalingan na lang itong gumamit ng mga items na pwede makaangat doon sa specific na posisyon. Even the clearing of minion wave ay importante na ngayon. 23 minutes para sa ating dalawang kupunan. And Cartesi and Wise, ito na yung battle of the retribution, the battle of the junglers. Kalahati na lang. Pagaling na ito, battle of attrition. Tingin ko parang, push and pull. Parang hindi nila kakayanin ang impyerno. Oy! Ayan na, real world manipulation. Nandun si Oh My Venus, nag-aabang. Mukhang uling si Sanji dito. Ninakaw na naman. IMU para kay Yue. 20k ang buhay dito. Ng Lord. Kumagat na naman si Carl. Super Red versus Benny Cutie. Naglalaban dun sa batang gilid. Sino makukuha na retribution dito? Sino ba? Carl! Si Wise! Oy, si Yue! Wise! Ay! With the retribution, buhay pa si Yue. Maiiwan na lang si Edward dito. Benny? Edward na iwan. Ito si Benny. May mortality dito si Edward. Manghihila dito si Oh My Venus. Nandun si Super Red. Nandang damage
damage lang. Pero Yawi, tinutuloy-tuloy pa rin. Pero pinakanya ko, Benny! Bawal ang super dito. But Benny Cutie, nambabagyo sa gilid. Nambabagyo sa gilid! Nakuha nila dalawang players. Yes, ako ng Blacklist and Lord. Pero sabi ng Echo dito, madedepensahan pa rin nila. Kompleto ka ng mga damage. Tatlo na lang anan dito para sa Blacklist at Dupenpen. Sa mukhang pwede yata nilang tapusin pa. Si Benny Cutie, supra talaga. Grabe. Supra na talaga. Sobrang pasyente, pre. Sobrang patient. Oo. Patient ay, na-flicker. Ay, flicker pa. Para kay Saji dito. Real world counter blow. ML na ML ang Echo. Wala silang ibang pa-combo pero may iba silang highlights. Supra naman yun. Wala si Sanford dito. Benny Cutie. Sabi nila, labanan na lang natin tong si Edward. Okay lang. At that's it. Tumitipi na si Yawi. This is it. Ang Bueno Manong mananalo sa MPL Season 11. Ang Ember Champs, Echo! Rinig na rinig ang sigaw ng mga orka at sabi nila para sa pinimula, kami ang mananalo. Lord, okay lang kahit hindi na makukuha. Ang importante doon, sila ang tatapos nung laban. Wow, fantastic game for